Malakas na mahilig ang Pinoy sa pagkain, lalo na pagdating sa mga ulam na ang bida ay karne. Pero paano kung karne ito ng buwaya? Mahilig pa rin kaya? Pagdating sa ibang bansa, ang pagkain ng karne ng buwaya ay di na bago sa kanila. Tulad na lang ng bansang Australia. Exotic food man ang tingin ng Pinoy dito, hindi pa rin naman papahuli ang Pilipinas. Dahil mayroon din tayong mga crocodile farms. At ang pinakamalaki sa mga ito, ang AgriVenture Farm Incorporated. Tinitiyak na malinis at maayos ang mga produkto nila, kaya naman ang binibentang laman at balat, de kalidad. Swak naman kaya sa panlasa natin kapag niluto na? So dito naman sa isang pot natin, meron tayo ditong crocodile ribs. Yung crocodile ribs ang gagawin natin dito, iprepertuhin natin. Ang treatment parang buffalo chicken wings. Kailangan natin pakuluan dahan-dahan. Ang standard time kapag papakulo, according sa coral farms, sa kalahating oras. Yung ribs, paano natin mag-check kung malambot na? Kuha kayo ng fork, susukin nyo all the way. Pag lumabas, sabihin malambot na. Tawag natin dito fork test. Gumawa ako ng dalawang klase. Itong nakikita natin sa harap, seasoned flour lang to. So dito, basic lang to. Salt, pepper, nilagyan ko ng konting paprika. Tapos all-purpose flour. Sa kabila, medyo mas may halo. So same pa rin, salt, pepper, flour. Tapos nilagyan ko ng parmesan cheese. So ito na yung ribs kanina. Again, may dalawa tayong klaseng seasoned flour. So ang idea dito is, idredrench lang natin sa flour. Saka natin priprituhin. By prito, I mean deep fry. So pag nagdredrench tayo sa flour, lagay nyo lang. Coat nyo ng matino. Give it a pat. Alayin nyo na lang. So, andito na tayo sa ating deep fat fryer. Medyo yung iba kasi naiilang kasi uy, mantika, kumukulo, nakakatakot, ganun. Hindi naman mahirap gamitin to eh. Kailangan lang maingat kayo and may mga certain guidelines o rules tayo na kailangan tandaan. Number one, hindi tayo basta-basta nag-i-eat siya ng product sa oil. Number two, yung fryer natin, hindi natin ino-overload ng product, ng pagkain. Ayun, okay na. So, paalala lang sa mga gagamit ng deep fat fryer, dahan-dahan lang ha. Sa coral farms, the way na pinalaki nila yung crocodile, very natural. Wala silang in-inject na kung ano-ano, very safe kainin. And ang certification naman ng Coral Farms, AAA. Tapos, pag pre-process naman nila yung meat nila, crocodile lang rin yung pre-process dun sa farm. So, ito luto na. So, ito naman sa kabila. Same pa rin. Mas maganda kung yung product na drain-drench sa floor, tuyo. Mas kumakapit yung arena. So again, may maliit tayo na piraso pang test. Buwaya ay hitik sa omega 3, 6, and 9, pero bukod dito, sinasabing nakakapagpainit din daw ito. Pinatikim namin sa mga first-timers ang bagong lutong putahe na ang bida ay crocodile meat. Una-una, hindi siya malansa. Pangalawa, marasa siya. Good chef. Ilan lamang sa produkto ng Coral AgriVenture Farm na maaring mabili sa lahat ng Wilcon Builders Home Depot outlet ang Dundee Croc Meat Lechon, sisig, sausages, at croc jerky. Oh, ano pang hinihintay mo? Subukan mo na ang masasarap at masustansyang karne ng buwaya, lechon, sisig, sausages, at croc jerky. Matatagpuan natin ang lahat ng yan at marami pang iba sa lahat ng Wilcon Builders Home Depot outlets, ang Dundee Croc Meat. Ngayon, hindi na lamang manok,
baboy at baka ang pwedeng ihain dahil pwede ng alternatibo sa mga ito ang crocodile meat. Mapaulam na may sarsa o simpleng prito pa ang laman ng buwaya. Talaga namang masarap at masustansya.